May adlaw sa tanan ug happy week start na mahigalag mga kaigsoonan. Kon happy Sunday kita karon. Boy na sugod na kita sa ato ang lesson 4 na usab kita. Lesson 4 sa ato ang third quarter no sa 2024. So ato ihayag ang ato ang memory ticks this week no. Magbalik kita sa pagtuon sa parables, mga parable, mga higadag, mga kaigsoonan, no? So, gusto mabagihapon ninyo, no? Nga makatuon kita sa parable. Katong-atong natunaan sa kanang inverse, matunaan na natin sa ato ang mahamtong, no? Magbalik na po ng ato ang mga hisgutan, no? Kahisgutan na po diri sa ato ang mahamtong portion ang parable of the sower. So ato ng memory text sa Mark 2:24-25. So ang ato adi ay pagsibya mula sa bulwagang tahanan ang ato ang pagsibya. Ang ato ang memory text. Then he said to them, "Take heed that you hear with the same measure you use, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. For whoever has, to him more will be given. But whoever does not have even what he has will be taken away from him." So kini atong pagtuon sa pagbalik nato para bulob the sower, daghan na kini kaysa tuang inverse no, kulang man to sa inverse no, kini parables ang ato ang pagkatunaan no. So tangan tanan kibali atong kahayag no, apil na to ang asin. So welcome kita sa ato ang pagpamalandong no, sa ato ang Bible study and a lesson, a study on the words, marathon lesson karun, communion with God. I will kasuwil sa Hebdalito edition ko 7 parts. Ato ang textual audio visual na ato ang mga presentation. So, introduction, start kita, i-pull down na inyong mga status bar, no? Makita ato ang pizza, Sunday, July 21. So, diri na lang po na ito, ikuan ang ato ang sa dili pa kita mo taho sa ato ang bantay panahon no, kalausad law hangin og tubig kunya ang ato ang information updates og mga kanap ang ato ang baliktan-aw kay nana kita ay portion ana ma Sabado no, sa gabi ato ang baliktan-aw. So ato ang balikan no ang July 2023 no. So crossed man dito siya sa mga kabataan no nga panahon katong July after the ay ato ang tan-aw diwa tan-aw man to ato ang kuan ato ang ipcamp. Nag-proceed layon ang mga kabataan katong evangelistic, di ba, campaign.
Tapos naisgutan po dayo na to dito ang kini sunod kibaling asima na ang Youth Congress, no? Katong It's Time po nagsunod to sila, no? Siguro karon na to nga mga semana 20 na to, no? Or sa sunod semana, no? Mga 28-27. So maklaro na nato sa next na po nato nga Sabado ang pagbaliktanaw nato, no, ang Youth Congress na nga It's Time ang ato ang ma subaybayan ang plenary, no. So mara na ato ang pagkuan sa baliktanaw nato, no. So diri kita sa ato ang temperature nato nga updates. Atong kaulapan cloudy kita karon ug ang atong temperature high man temperature. Pero naa gihapon tay general flood advisory, no. Amot na magoy mga lugar gid nga ka-flood, no, sa Cebu, no. Dapaw, Bangsamuro, no? Sumo nang still gihapon ang mga flood advisory, no? So galaw kita sa ato ang adlaw. Ang ato ang dawn. Uy, nisaka ang dun. 5.05 na. O niya to ang sunrise. 5.27. So, EM ka na, no? Nga mga portion. 5.05 EM. Sa 5.27 EM. Ato ang inyong mga alarm clock, no? Saka ang ato ang kuan. Dun. 5.05 or 0.505. May kuya po na siya, 0.505. Atong i-save, no? Tapos ato ang sunrise 5.27 AM. Uy, 5.27 AM nga. Naiskutan sa mga youth 5.30 kung sila magkuan, mag victory party sila kay after kuan. Namitingan naman to nila, no? Pero pila na siya. Part naman na siya sa kuno ano. Ang mga victory party. Mga kuan rato sila. Mga kanang come stop, no? Mga victory party. Sa iyo rin pato kayo lahang kuan. Sabot, no? Habol sila, pa-attendance sila, no? Mientras wala pa'y klase, pa-attendance, no? Ahamot sila attendance, siyempre, dito sa kuan. DEGET, no? Magpadagat sila, no? So, ang ato, matuaw siya ang late derby light, no? Ang drone ug ang ato ang sunrise late derby dark na to. Ato ang sunset 6:01 PM ug ang dusk 6:24 PM lo. Ni ko nang kanang dusk imbis pasaka siya ni atras siya 6:01. Oh, usbon na to atras kita 6:01 ang ato ang sunset 6:01 PM or 06:01 PM save. Ato ang dusk 6:24, no? Sakto po man kita sa ato ang dusk 6:24 nga PM, no? So man ato ang galaw sa atong adlaw. Galaw sa atong hangin karon.
kilometer per hour, normal nga kusog-kusog na to nga sitting sa ato ang hangin, no, sa ato ang nahimutangan, no, or sa lokal, no, kay kumu 20 gani na ato kilometer per hour, dili ra sa normal, no. Oh, kibali ang normal kadto manad ta sa 14, 13, no, 8 kilometer, no. Karon ang 14 kilometer per hour ang ato ang high, ug makini ang dagan 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Manatagan nato sa adlaw kada oras. So galaw kita sa tubig. Galaw sa tubig tapos balikan dayon nato ang temperature basig malimtan na pod. Galaw kita sa tubig, no, ato ang high tide ug low tide kay mga ligo ra bang ato ang mga kaubanan, kabatan-unan, no? Nito na no ma sa tawagan na nila. Matagamtama nila ang kuan, ang kining pag high tide, no? Matagam tamang gid nila ang high tide, kanang high tide ug mga afterlands inana, no. So ang ato ang high tide ug low tide karon sa Sunday July 21, ang ato ang high tide AM, wala ka AM PM ato ang high tide. Uy, sayo mag-high tide, oh. AM. Ato ang low tide, AM PM. So, ang ato ang pag-high tide, gaina ni high tide siya gaina, alauna, no? Or alas 12 tungang gabi, eh, no? Alas 12.22 nga AM, iyahang pagsaka 0.81 meters. Iyahang feet 2.66 feet. O, sayo mo po dahil siya ni low tide. Low tide mo po dahil siya pagdagan sa tulo ka oras. Gain na rin po, kadlaon rin po siya ni low tide. No, 3:28 AM 0.69 meters. Sakto pa ba ng feet? Magli na muna sakto siguro ang feet. Nga nung 2.26 feet po maghihapon na. Nga 0.69 naman. Ano, okay. Mauman siguro na ano. Na maghihapon na siya feet kay 69 meters muna siya, no? Or 0.69. Kanang sa iyang counting, no? Kibali ang 1 meter nga naa siya'y 3 feet. Di ba naman ko'y 3 feet ang 1 meter? So inana, no? Kung wala pa siya ga 3 feet, ma-count siya nga point, di ba? So, point 69. Pero na siya sa feet kay ang 1 meter, 3 feet man siya, no?
So mosaak ka na po sa akin eh, matagam taman gid ang pagsaka birihay ra ba gino. Nilikyan niya sa itong mga ligog dagat ba, makuserve sila, no? Nga, kanang low tide po, mag-stay po man ang low tide, gikan sa 3:28 a.m., no? Magbaglit ka daw, sa baglito ni mo, no? Kanang, naabak ka kay, para sa masaw ba, sa masaw na ay kuha na ay kawayan dito sa laom na hinutagibutang, no? Pero kung matumba, manggod, no? Ambot sa balas, bisin sa balas, mag-try ka sa balas, mag-grita ni mo, no? Mone iyang daagan sa balod, no? Di ba, matabunan na siya maayo pag-abot na to sa kuan. Alas 10:30 a.m. Okay ni kay brunch time, sagol ang kuan. Pamahaw o paniudto, no? Brunch time, alas 10:30 kineng 30 a.m. no? Iyang pagsaka, monik taas ang iyang pagsaka kay hapit nag-dos meters, no? 1.9 meters ang equivalent niya niya na 6.24 feet. Oh, grabe ka. Law, masaka kayo iyang pagkalaom, no? Mga mag-ingat ang mga kabataan, no? Sa pagpangaligo kay mukalitra siya saka. Kung ano ba? Sayo ra bang masaka ang kuwan tubig? Alas 10 pa, maka kuwan kung madugay-dugay o kanang pangabot sa dagat, mga alas 8, no? Niya. No, after na siya ang 2 hours, mukalit na siya kalawam ang dagat, no? Siguro, no? Dito na mitas di pagkalaom, no? Pero kung mulaom na, kaya na maghihapon, ano? Hindi lang gid magpaadto dito sa kanang laom nga dapit, no? Kung dili ka kayo ka, kuan, kanang kamaulang ngoy, or hindi pa kumpiyansa kay na yung mga, kuan ba kanang sa'yo na siya, cramps, di ba? No? So, mulaw tide siya. Dito na, gabi na kayo siya mulaw tide. 16 p.m. ang iyang paglaw tide. 0.26 meters. 0.85 feet ang iyang equivalent. So, maoka na ang ato ang galaw sa ato ang tubig, no? Ang pag-high tide, ang pag-low tide, ang ato ang taho. Di ba na kasi nati kitag ulan gabi, no? Nagulan to siya sa gabi, kagabion. So, nato siya ulan. Karon balikan na to ang temperatura, no? Og ang ato ang mga precipitation. So temperature na to ato po ni siyang sayuhon kay sayo lagi mang lakaw kung matinood. Narapa to'y kanang beach resort nga puro plano. Beach resort, sa ba to? No? So sa alas 25 degrees Celsius, alas 27 degrees Celsius, alas 28 degrees Celsius, alas 9, oh init na, 30 degrees Celsius, alas 10, 31 degrees Celsius, alas 11, 32 degrees Celsius, alas 12, ala una, ujuwit na. O, 33 degrees Celsius. Hot-hot na siya, no? Alas 2, alas 3, 32 degrees Celsius. Alas 4, 31 degrees Celsius. Alas 5, 30 degrees Celsius. Na lang precipitation. 40% precipitation. Alas 6, 29 degrees Celsius with 40% precipitation, eh. 40% precipitation, riga. Sunod.
Alas City, Las Otso, Jowitt, no, 28 degrees Celsius with 40% precipitation. Gabi na ni no. Alas 9, alas 10 sa kagabi on, 27 degrees Celsius with 40% precipitation. Og sa alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, balik sa kadlawon, drop of 26, no? Temperature, pero na siya, kintitro man na siya. Kaduhaon ang trayo, no? Double trayo, no? Ano siya? 60th. Double 60th. Oh, company, no? Company of 26. Ang degree Celsius niya na. So, mauna na ang ato ang bantay panahon, no? Galaw sa adlaw hangin og tubig karon ang ato anang mga pag story, di ba? Sa to ang Facebook na may story, no? Pwede rin pa kita sa atong story, sa ato ang pag-celeb, sa atong Israel. Eastern Gate, gibid yun ni kabayan ng Eastern Gate 3A. Unyag live sa Jerusalem. So na ay sa gipicturan ay kangkon maning Tower of David, no? Yung gipicturan buntag ang Dormition Abbey, yapong gipicturan. So kana lang ato ang pag-celeb sa Israel, no? Ato ang next nga story, no? Story report, no? Update mga ganap, no? Ang ato ang mga kadalanan, kakanalan, no? Ato ang bantayan, no? Dirapit sa Utsuwa. Kuan man dayon siya. Kining napay wayside katong Japlin pay kaayo mo butang pay wayside, no? Murag i-plaster nila ang katong wayside na katong na ay giona nila ang kanang manhole wayside lagi to dito dapita, no? Unya kung kanang patigayon po siya nga wayside timingon po niya nga sa kanang kung kuan pa mga tindahan na, no? Papareha dito sa kuan. Sabi niya, pidili na po manggihapon na, no? Ang wisay niya, paigo po niya nga pang business po niya ang wisay, no? Nga kaagian, kibali nga pa Islam. So, gahinahinay po sila og kuan diha, plaster sa mga wisay, no? Dito sa itong Pidley Drive, anong balik yun dito, wag kuan. Ayun dito sa eskalin. So kana lang siguro ang ato ang update, no, dito po sa syudad na po ito gitiwas-tiwas dito ang gamay nga portion ato dito po sa greater ba na, no, katong greater nga tindahan. Or sa land bank nga portion, no? So man atong kaganaan karon ganap kita ato ang ganap sa atong pagpanagsimba, no?
So na kita sa tuang Sabat Day report na to, no? Sa tuang pag-report from dust to dust. Sa atong ika-29 na itong Sabat Day, nagsugod sa ika-29 nga Bishop Prayer Meeting, ang nangguwali sa ito, ano? Ito ang invasions, no? Brother Henrich Beralco, no? Ihangal, ano? So siya nag-speaker ni Ana sa kagabion sa Friday. O niya, daghan mga testimony ang ihang gishare, no? So sa ato ang Sabat Day nagyud sa kabuntagon ika-29 na to nga Sabat Day, no? 29/52 nasugod ang ato ang programa. 8:30 sa ato ang song leader, si Giselinda ito, no? Ang atong song leader. Unya opening song, welcome, opening prayer, secretary's report, si Hannah, no, naka-report, Sister Hannah, no, Narva is. Tapos, special song, Gazeta, intermission song. Uy, the vessel din, intermission song. Ka-promotional talk sa atua, si Brother Joshua Mepranum. Onya ga lesson study by class kita 11 9 11. Human sa kana lesson study by class kita tapos no sa 9:58 ga lesson summary kita kang Brother Glendalia to ang doctor siya, no? Tapos ga closing song kita o ga closing prayer 10:12 na closing prayer. Manato ang Sabat call nato nga program. Tapos sa ato ang ikaduhang nga programa ato ang Hour of Worship, no? Gisugdan alas 10 day 3 sa ato ang song letters del salon ng gihapon, no? Entrite opening song ang invocation, welcome call to worship, intercessory prayer, steward sa emphasis ay si Brother Louie ato ang guest worship emphasis, no? Onya scripture reading, special song, the introduction of the speaker, wala takakuan sa iyong ngalan. Onya guys, message spoken word sa ato si past brother, no? Sir Samson Andrade, no? Ga wali siya 11:16 o gitapos niya yung wali alas 12:00, no? Ga closing song o ga benediction 12:11. Uy, duham na ito ga kanta sa closing song na to, no? Ang David Silog ang Amazing Melodies. Nya, natapos ato ang Hour of Worship 12:12, no? Sige, wali sa ato ang speaker, no? About sa faith, no? The things we hope for, no? And the things we have not seen. Tapos sa ato ang iway na itong program, special ka itong program kay reporting a program sa IPCOM 2024 nga ilahang ipahigayon. So gisugdan ang reporting a program 250 sa ito ang mga song leaders. Daghanto sila, no? Sir Baby Jen, Jaina, si Cheryl o si Enz, no? Tapos ga presider sa to us Sister Cherith, opening prayer, special song, opening song, onya special song,
Tapos interview portion sa itong mga kamstat, mga campers, no? Nga gipili ang nag-host sa ito, Sister Dikay o si Cherits, no? Tapos ga-intermission song, kids itong ga-intermission song, campers ba ito? Tapos reporting and budget, no? Nila Brother LR o si Cherit, no? Ilang gireport. Tapos video presentation sa kuan kadto nga video presentation, no? Kanang video, no? Onya nai-dai portion ang pag-welcome sa mga new baptized, no? Og iampuan ni Pastor Pangan. Oras at kadto mga 4:19. Tapos man ato ga group dynamics for 42 man diri kasugod, no, ang group dynamics Brother Joshua og si Cherits, no, og napoy edited dito, gi-edit, no. Kaya kita po ang kanang slider ato ang Pilgrim's Jeopardy, no? Kay Jeopardy nga po siya o kanang picture, no? Portrait, magdrama-drama sila. So, ga-closing song ang reporting program para mag-opening para sa Sundown program. Gikantahan dito to wait. O niya, ga-closing prayer si Brother Sam. Kay sila Sam, mapunto si Ma'am Ma'am Daryl, no? Ngariliano ang ga-juwit. Tapos ga-closing prayer si closing and opening to, no? Hindi, pwede na siya closing kay kantahan man siya largo, no? Closing prayer ni Brother Sam Mabras. Onya special song na Dying for the Sundown. Ang group to kuno katong nga daog, no. Nag lesson overview sa ato si Brother, no, Michael Lowy Mercado. With profession siya, no, with profession na to nga mechanical na siya nga engineer na lang, no, kay line mo po kayo ng kanang ipaila-ila nimo kay pareha lagi ta brother sister ra nya brother ra dili makuan ang ihang kanang posisyon niya nga tamo sa kalibutan, no, importante mapo na siya. Sa pagngalan, diha nimo siya mangalan, no? Brother and sister lang ang ngalan, pero yung posisyon di mapuna siya, dapat ma wala na ang mapuna siya. So siya naga lesson overview sa ato, ano? Gasagad siya pag lesson overview 5:21 sa kahaponon, gitapos niya 5:38. Ga closing song na dayon ato ang song leader o ga closing prayer sa United Prayer by the two panel sa ato ang mga elders, no, sila ang nagampo. So mao ka na ang ato ang programa sa ika-29 ato nga Sabbath day. So maghanay na kita kay buhay na sugod na po bago pumunta ka kuha na ito buhay na sugod na po ta. Welcome kita sa ato ang pagtuon, no? Lesson 4 na kita, kita itulan ato ang Seres Caron Parables. Huwag ito po pagkatunan ang Sunday
Parable of the Sower, expanded sundown, kita karon no marathon lesson karon Elodie. So, kung dito na kamo sa ato ang article, no, nga blogspot, spiritstar2022.blogspot.com, nadiri makita ato ang bag-o nga image category na yung background katong kamot nga nailiso. So bago kibalik kita no nga mga image category, makita diri ang ato ang mga linking ang Spotify account natin. Kung i-click ninyo na subscribe, follow, like and share no sa atong Spotify. O sa ato ang YouTube music. Tapos kung i-click ninyo ato ang YouTube app natin, mawadto ka na sa inyong ato ang YouTube no nga account, subscribe, follow, like and share. Tapos ang home para sa pag-refresh, makita ninyo atong latest nga entry, mao kini no ato ang gikuan. So, ang ato ang first part nato stewardship nato nga devotional. Ato ang gibasa sa English kadtong sa Friday. Karon basahon nato sa Bisaya no, gitaytulan ni siya a life spent for the cause of God. O sa Bisaya, usa ka kinabuhi nga gigugol alang sa kausa sa Diyos. Ama na siya, no? Holy hawk, gatit mga punpun. Leok. Mana ato ang first part, no? Ato basahan sa Bisaya. Ang second part na to, ato ang devotional sa mga youth, no? Ang drug raid controversy. Direk kita sa chapter 36 and pending conflict. Diba, murag ulang rapunto ang bisingga himay-himay to siyag maayo ang kanang ato ang lesson last second quarter no, pero magkulang to no, daghan pa rin mga pa-inputs diri sa ato ang impending conflict sa ato ang the great controversy no nga makapadasig sa ato so lihok sa ato ang the great controversy. Ato ang pagabasaon kibali nga verse pages 586, baga-baga man siya kay mubo ro man tug isa ra imong kairog isa ra ka pages no, 586.1 to 588.3 o di na baga na noon no, kay dapat ko ano to siya 587 na abot ng 588. O karon ato ang third part devotional for all. Alam na natin. Alam niyo na, alam na natin no sa ato ko kay buna sugod kita reporting kita sa ato ang mga devotional ug ato ang mga Sabbath school. So ato ang report July 20 to July 26. Nga atong mga pagatun-an katong miyaging semana about nato sa mga marriage sa naaw na tuon sa niron. O lihok sa atong third part, lihok. Ato pagkatunan ang July 20, a message to parents. Uy, balikan, minsan pa parents na po. Kay mo, sugod na yun, hapit na yun, masugod ang eskwela, no? Ang parents, no? Kay katubayang sa atong kuan, sa interview, sa kuan rito, kanang group dynamics, no? Kisa ko na yung pasalamatan ng iha ko nung mother o ma-equivalent siya sa mga parents, no? Kaya maulagin ng naningkamot, no? Sa mga kabataan nga, maka sakto sila sa dalan, no? Nga ilahang pagalaktan. So, ang ato diyan ko, ang pahabol na kita'y temsong, no? Kaya na
na klaro na to ang theme song sa ato ang F Camp, no? Sa atong 2024, kung po man, aduna na po may duha ka semana, no? So makasulod pa ang ato ang F Camp na to nga theme song tiri sa July. Sa atong 2024, kuan man siya, no? Kanang I am a Christian, pero murag din na siya basta masertog I am a Christian. Muna siya, murag title siya, no? Nga kuan. My name is Phil Grimm, no? So makibali na apil na siya sa ato ang theme song sa July, no? So daghan nag theme song katong ato ang hanggat hindi mo nababatid, ang ato ang Light of the World, ang ato ang I am a Christian or My name is Phil Grimm, no? Ang walay katapusan nga taman pas 2025 kining ato ang background karon, no? Nga I will go with my charts, no? So, dire kita sa itong report at sige pasulod, no? Ang ato ang mga theme song noong July. Sa July 20, a message to the parents. Sa July 21, a home, a school, halaka, ang imo ko nung pala iskwilahan. Gala, no? July 22, training our children for Christ. July 23, preparing for Heaven School. Uy, grabe, Heaven School na. July 24, influence of the godly parents. July 25, the family altar. July 26, pattern for children and youth. Uy, nindot kayo mga pagkatunan na ito adlaw, no? Makibali na, pero murag sumpay pa ang children. Hantog na tapos ang atong kuan. Kining July 31. Ato na siyang ikuan, no? Pag-iba siyang mag-conflict kita sa kuan. Murag mauman ang iyahang topic, no? Sa July 27, children, the object of God's special care. July 28, a message to children. Uy, di na po sa parents, sa children. Children dito sunod semana, no? July 29, a message to the youth. Apil sa message sa mga youth. July 30, on guards against Satan. O sa katapusan na itong adlaw sa July 31, is my family prepared to meet the Lord? Halaka, ano? Mga ka na itong gihanay, apil na itong gihanay ang kinatibukan na gina itong nga ng heavy lane. Kaya ito ang pagkuhan na ito, pag balik tanaw, gi-count niya, no, pag-abot sa 21 or sa 20, no, sa July, 11 days na lang kunoy nabilin, di ba? Oh, sa ito ang July, mo August na nung. So, mani, ito pagkatunaan karon ang Heavenly Places, July 21, the home, school, dito ba sa pangutana? Kung ang largo? Kama, no? The home, my school, no? Kaya ang imo lagi ng una, imong inahan ganin mo tudlo, no? Kanang sa writing, no? Dito kayo na una matudlo sa balay, no? So mana ato ang hanay sa itong masabat ko latong first, second, and third na itong part. Mga devotional to siya, no? Karon mga sabat ko lang kita atong fourth, fifth, o sixth na itong part. So dumanggi pa kita, wala pa kita mga sabat ko sa ato ang channel, no? So ato ang fourth part ang inverse sabat ko sa ato masinyulit-yulit ng mga professional. Atong third quarter is stories that transform. Agang ato ang lesson 4 kita itulan cook
in the crossfire, oi crossfire mag nas computeran. Kut in the crossfire ato siyang gi abbreviation nga CIT, di ba? CIT unya C. So ato ang report nga to pagatun-an with portion. Saturday, July 20 nga portion intro gitutulan. A greater battle Sunday, July 21. And a portion sa Ingis. The age old question of evil. Sa Monday, July 22 sa portion nga interpret. The only qualified judge. Sa Tuesday, July 23, alam yun na. Alam na natin, alam ng lahat, no? Ato ang end speak, no? Mga teksto ato ang kuang basahon. Sa Wednesday, July 24, invite. Nga portion, dito itulan, the goodness of God. Uy, kanta mo, the goodness of God. Sa Thursday, sa portion nga insight, God judges the heart. O sa Friday, July 26, sa portion nga inquire sa ato ang Celeste Kibalino, nga Saint C. Wala kay alihok na ulahi ang kwan. Display. So ato pagkatunan karon, no, ang Saturday, the greater battle lang entro. O sa Sunday, July 21, the age old question of evil sa Ingis. Sunod ato ang pipart lihok sa pipart na. Ato ang Sabbath call sa ato ang mga junior youth nga murag mahamtong. Atong Cornerstone Connection sa third quarter nga title Back to the Future. Og ato ang series karon this week nga titulan Base Weed and Base Seed. Sala ka madakpan gyud ko, no? Sa abbreviation nga BSB, no, BSB, Best Weed and Besides. So basahon na lang nato ni memory, wala na kita idea, no? Sa Second Chronicles nga Kitix 36:15-16, the Lord, the God of your ancestor, sent word to them through his messenger again and again, because he had pity on his people and his dwelling place. But they mocked God's messenger, despised his words, and scoffed at his prophets, until wrath of the Lord was aroused against his people, and there was no remedy. So maukad to, no, nga wala na remedy, murag na parihara po sa kuan unpardonable sin, no? So padayon kita, nakasinati kita pagkuan. Pag power interruption karon abot schedule ba ni? No, ka burn out. Ato ang pagatun-an karon, no, sa Cornerstone Connection. Sa Sabat, balik-balik lang ni siya nga teksto, Romans 12:2. Pagbasaw ni mo na Romans 12:2, apilo ni mo ang 1 kay Romans 12:1 and 2 mo na siya. No? O sa Sunday, Jeremiah 37. Aguy, mga chapter man lagi ni. Chapter ni, pagkatun ano? Jeremiah 37, abot ko no sa kuan. Chapter 39. Oy, okay kay nakabalik ang ato ang power dili sa schedule, no? So power is back, no? Power resume. Praise the Lord.
So, ato ang 6th part. Kay hapit nung guys kauras. Dili pa kita. Kuwan pa kita. Introduction. Pagkanay, ato ang 6th part. Sabat ko sa ato ang mahamtong. Atong 3rd quarter. The Book of Mark. Lesson 4 na itong series. Parables. Uy, ang mga kabilis din na ito, no? July 20 to July 26. Og maokini ang ato ang mga pagatunan sa Saturday, July 20, ato ang title nga series karon. Parables. Wala lagi siya gibutangan og dano. Parables sa labon largo. So sa Bisaya, pasumbingay. Ambot iya ba ning gikuan nga pasumbingay ba ni Dria? Ang iyang Bisaya, no? May tara tag translate diri, pasumbingay ba ni? Mga sambingay. Ah, sambingay di siya pasumbingay, no? Kay taas ra po ng pasumbingay. Sambingay, no, sambingay de iya. Sa Saturday, July 20, parables. Sunday, July 21, the parable of the sower. Oh, mano na, balikan na ito ng pagtuon, no? Madugangan na po lang ito ang mga topiko ni Ana, no? Kaya nagbalik kita. Sa Monday, July 22, Jesus interpretation. Sa Tuesday, July 23, the reason for the parables. July 24, Wednesday, lamp and measuring basket. Sa Thursday, parable of growing seed. Sa Friday, no, ato ang side A, part 2 na to. Ang July 26, sa kabutagon, ang sa kagabi, on ato ang teacher's comments, gasita and DHB, no. Sa kundi kita maka himo ang basahon ra ang magpadayo, no? So, mao ka na ato ang hanay, no? Ato pagkatunan sa Saturday ang parable o sa Sunday, kay Saturday o Sunday, the parable of the sower, ato ang balika, no? So, mao na ato ang mga hanay o kini ato ang mga hanay pagtuon, gihatod ka na ato, no? Sa ato ang manubos ang ato ang source. Oh, balik sa little heads, balik sa little heads, balik sa little heads. Balik sa little heads. So, giatod ka nato sa itong nabos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o giliyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain at ang small group sa youth ang Power of 70. Ato ang global nga TMI, Tal Members Involvement, atong NDRIEL, ang ASI, ang butaha, magwali ang ASI. Hapit na natapos ang kuan ang July, no? Tapos ang ato ang stewardship o kuban pa nga mga department, no? So, ato pasalamatan, ato magahong nga Diyos nga nihatag sa malipayon nga pagmata, no? Nga makapamalandong kita sa iyang mabulawanon nga mga pulong. Sa iyang pulong nga may gahom, iyang pulong atong kalanon ang bread of life, iyang pulong atong elem nun, ato ang living water, o iyang pulong nga ato ang breathing for the soul, no? Kaya mo ba siya, no? Nga nagsugod ang tanan pinaagi sa pulong, no? Ang, di ba? Sa to, ang pulong juice, no? Juice ang pulong, di ba? Sumana siya nga. Mahimo na to siya nga breathing, no? Ang atong pagpamulong is breathing mana siya, ano? Listen ba, kinagdili ka makatingog-tingog, di ba? Kanang mga isda dahil mag-istoryahay di sa dagat, di man, no?
Pero mo kuan na sila. Magawas-gawas na dito sa kuan. Kanang ako to sa bingi kinahanglan sa ibabaw no. Nga makaginhawa man sila sa tubig pero mo kuan sila no. Magbula-bula sila sa gabas no. So mauna nga ato daigon ang Diyos noon nga itong magkahom nga nihatag sa mga posibilidad no, nga makahimo kita ato asad pasalamatan no ato mga kahigalaan mga kaigsoonan kay sila ato ang mga contributors collaborators no ato pagay sila nga mga please atong followers likers mga subscriber sila atong tig like no atong tig heart tig tag tig mention tig share maka copy and paste atong mga video link maka save sa video maka review sa atong video maka subscribe sa atong mga distributed ato ang distributed no ang scripting ato ang recording uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, o sa ato ang radio online, sa atong podcast ko sa Spotify, YouTube. Music na to, o ang MP3 na to, no? So, pagahimuon ang ato ang maging pangmugna, no? Sa ato ang scripting, ato ang cap notes, no? With collaborators kita diha, tapos ato pang ibutang sa Facebook ang ato ang script no na ay graphic intelligence format kun gip no magkahiwalay itong libo siya sa call dira to tapo ko no sa atong website nga spiritstar2022blogspot.com ato makita diri atong image category atong mga linking ato ang video logo na to no ang dira kitapok na to ato ang devotional og Sabat call manager atong basahon. Kung na kita'y basahon karon no, di na kita'y isugelon sa ato ang week start sa Sunday, no? Sumasunggelon lang ka na direkod sa ato ang recording, no? Nga madawat na ito ang mensahe sa ato ang buhing Diyos sa masinsinan kayo, no? Nga makaluto na kita kibalig kalanon oh, sa ato ang kalanon sa tibok nga adlaw hangtod sa gabi sa tong katulogon mao nga ato ang greetings kinatibukan po ng ato ang greetings no nini happy Sunday no makagreet kita og happy wake up na po no malipayon nga pagmata tapos greetings na to no nga good morning good noon good afternoon good evening hantud sa good night ug ang ato ang mga pag entik na to sa to ang mga food no happy gising gising no onya inom tubig no tapos praying di ba mga devotional atong mga meditation maguna no. Tapos wag pa nga una na yun, happy pamahaw, paniunto, panihapon, pangangisnak, pangatulog, no? So inana, kipali, mapaminawan ang ato ang mga napatuloy hugan ng atong mga kalanono ng mga time. Makadahig o dili makadahig, basta mauna siya ito ang sitting, no? Di siya makadahig kung walay laing naminaw pero kung naadi madahig sila no so inana ang ato ang kalanon mapaminawan kung na kita ay kalanon di ato na siyang i-share i-share pagi na to dito sa Facebook no i-share na to sa Facebook kaya nakita ay album bago kita nga album image category no ato na siyang butangan na ato ang album na to nga na ay image category sa atong mga video kung ma-upload na ka na at siyang i-share sa ato ang mga feeds group feeds my world twitter tirabak telegram sa mga but na dito no maghimo pa kita abangan o ang reels na ito sa ato ang long video no at tipik sa kinatibukan ato ang mga shout notes no
IMG message o katong QR code na itong mga post dinosaur o kato ang cross street na itong mga post. So human sa ato ang Facebook di ang pag-live na nato sa YouTube nato no. Ato ang pag-live, subscribe, follow, like and share sa ato ang YouTube account no. Bible reading Marathon Journey 2022. So make sure make history no. Ato ang pag-live nato 10 a.m. to 12 high noon. Human sa ato ang pag-live Domingo pumang kita. Dito kang kuan pa ang naguna sa ato ang listener kang Pastor Mark Friendly no. Unya mga team song nato daghan mapo kita mga team song hantun mga but kita sa tong gabi sa tong katulogon. Ato ang offline nga prime time nightly review no. 9 p.m. to 11 p.m. ato ang pag reprise no. Sa tong napatinihugan nga ato ang kalanon. Human sa ato ang YouTube ato ana po YouTube channel YouTube podcast no ato ang YouTube music og ato ang sa Spotify no ambot ning laptop nga opinion ra ba largo niya ng Spotify basta imo na siyang gi-function no pag open mo sa laptop opinion po niya ang Spotify pag naka kuan na siya naka-set na siya no so subscribe follow like and share sa atong Spotify nga account Spirit Starcaster podcast channel. Tapos sa ato ang YouTube music, i-add ato ang account no through RSS. Mabasa ato ang RSS nga linking. https://anchor.fm/d40/d42a4/podcast/rss. So inana ma-add ang ato ang account sa ato ang YouTube music no. O man sa ato ang radio online ang ato na dayong MP3 no para downloadable ang ato ang account ma-play sa inyo ang mga Bluetooth speaker no. So ang ato ang mga host dia ang ato ang Dropbox no. Daghan pa kitag mga storage website dia no. Nga ato ang kung ikapuli nato sa atong mga MP3 nato nga mga files. So mauna na ato ang mga paghanay nga ato ang mga gipang plaster. Magsugod na kita no, get your Bible and put in your heart. Magsugod na kita o makaluhod-luhod no. Mag-ampo mando sa to ang spirit of prayer, mag-ampo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer. Magampo kita sa ito ang pagsugod. Lord Sri, no? Amahan na mo nga naa sa langit, pag-abalaanon unta ang imong ngalan, panayang imong gingharian, pag-abuhaton unta imong kabuton, dinisyuta maingon sa langit, hatay may karoon sa pagkaon na matagadlaw, pasailo ako ng utang, minsan kami kapasailo man sa nakautang ka na mo. Ayaw kami itugian sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa dautan, kay imong gingharian, ugang gahong maya, hangtod sa kantoran. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part. Wa na first part pa isa ka oras na. Welcome kita no sa atong pagbasa diri sa ato ang stewardship nato nga devotional. Katong a life is meant for the cause of God. Ato pasahon sa Bisaya. Erog. Lihok. Mga gadget mga pun, Pastor. Sa itong first part, masagulan raman nilikuan karon. So, waray. So, ito basaw, no? Ang title sa Bisaya, usa ka kinabuhi ang Google alang sa kausa sa Diyos. Pibilay ka misyonaryo, mihagit sa iyang mga miyembro sa simbahan. Uy, kuan,
ato po ni siya i-credit ang ato ang kuano, ato ang stewardship ang basa sa ato ani no si brother lagi katong Michael no Mercado ihan ng gibasa no ang ato pa yang kuan ang ato ang stewardship isa ra ni siya ka page pero himay himayon sa tibuok nga semana no ang ato ang lesson daghan mato siya uno man to atong pagatun-an no pero kini isa ra ni siya ka page himayon ato sa isa ka semana with offertory nga Bible reading connected gihapon siya no. Kung wala siya offertory Bible reading, di na siya muhatag, murag wala naman. Atong gamiton nga offertory Bible reading ang narito gihapon sa lesson, no? So ato basahon ang iyang first paragraph. Pipilaka, missionaryo, mihagit sa iyang mga membro simbahan sa paghimo og sakripisyo alang sa kausa sa Diyos. Wala madugay sa diyang biduaw sa usa kalabing kabus nga mga pamilya simbahan. Dili siya makatuo sa iyang mamata. Sa iyang pag-abot sa balay, iyang namatikdan nga ang kamagulangang anak. Nagbiras daro, poli sa nag-inosarang baka nga gipanag iya sa pamilya kaniadto sa dihang nanguta na ang misyonaryo. Hain ang baka. Uy, kuyawa ni Bisaya, nakibot. Nakibot siya sa sabat. Nakibot siya sa sabat. Gibaligya namon. O, narakuan. Sa agul. Namon ni agud. Makahatag kami singhalad para sa bag-o nga duog nga pagsimba sa Diyos. Ang misyonaryo wala makapugong sa mga luha samtang iyang nasabtan ang kadako sakripisyo nga gihimo sa pamilya. Sa mga taga Corinto utso, girepresentar ni Pablo ang panig-ignan sa simbahan sa Macedonia sa pagtudlos mga prinsipyo sa tinuod nga pagkatinud-anon. Ang mga Kristuanon sa Macedonia nagkinabuhi sa tumang kakabus o nag-atubang sa paglutos tungod sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Daghang ubo sa susamang mga kondisyon ang mulihok sa pagreserbar sa kaugalingong mod apan dili ang Macedonia. Ang pagkamatinumanon sa mga taga Macedonia nagtudlo kanato sa musunod nga mga prinsipyo o prinsipyo sa Macedonia. So nagakuan siya by step siya no unang step ang temporal nga limitasyon wala magpasabot nga espirituhanong mga limitasyon ang panig-ingnan sa Macedonian maayo kayong mutudlo og bilinhong leksyon ni atong anaa simbahan ang gitawag sa pag-alagad sa Ginoo sa kaimtang sa kakabus atong tanaw ng atong kahimtang o pangutan-on ng atong kaugalingon. Unsa may ato ang ikahatag sa Ginoo nga kabus kayo. Bisag kabus ta, di ba kay, unsa ikahatag kabus ko ta, makahatag pabata sa Ginoo. Ang pipila sa atong mataw tingali nakasinati og financial nga mga pagsulay. O mga hagit apan ang lingon nga panig-ingnan sa Macedonian nagpahilom sa tanan natong mga pasangil hangtod nga mapugos kita sa pagsugid nga ang atong kahakog og paagi sa pagpreserbar sa kaugalingon. Mao'y nagpugong ka na to sa paghatag sa mga madagayaon ngadto sa kausa sa Diyos. So,
mo rin ang pugong no. Ikaduha, ang mga Macedonian hon nakasabot sa dakong magasa sa grasya sa Diyos sa kinaiya. Kita mahuna-hunaon sa kaugalingon ug dili makahimo sa paghatag sa madagayaon. Arong malay bayad nga paghatag sa kausa sa Diyos, kinahanglan natong pangitaon ang grasya sa Diyos diha kang Kristo Jesus. Ang pagsabot sa iyang sakripisyo sa cross alang kanato, mutandog og mutunaw sa atong kahakog nga naa kanato. So nay apila diri sa mga iyang Bisaya apilasyon, apilano. Ang sekreto sa tinuod nga paghatag makakaplagan sa paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Sa diha nga si Kristo na nag-iya sa atong kasing-kasing. Siya usab tag-iya sa atong mga pitaka. Og mga pitaka. Atong mga pitaka. Og mga pitaka. Nagpitaka-pitaka na ni. Kita adunay mayong mga panig-ingnan. Nga sundon mao. Nga kinahanglan natong musulod sa presensya sa Diyos. O siya matag ka natong kusog nga abilidad sa pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. O humana kita sa ato ang pagbasa sa atong offertory nga devotional reading. Wala kita'y kapitulo versikulo gihatag diha, no? O sa ito ang basaw na ito diri sa inverse nga taas. Na itaas, nagkuhan, duha ka chapter, no? Katong 27, aha, ito dapit. Kay mo ito siya itong basahon. Basing tag-isa ka chapter ang ato ang kuhan, dili siya chapter. 2 chapter ang ato ang basahon, no? Kung magbura po ito siya, akin ay Jeremiah, no? Jeremiah 37 to 39. So atuon daw na nato ang Jeremiah 37 to 39. So murag 3 chapter man na siya no. May magbukro na siya. Kay bahino na to nagduha ka adlaw. Jeremiah chapter 37 iyahang chapter 37 aduna siya 21 ka mga verses. Ang 38 ka mga verses. Ang 39:18 ka mga verses. So bahino nato no nga natay makuha katunga sa tunga nato nga bersikulo sa Jeremiah 38 nga aduna siya 28 ka mga verses. Mukuha kita diri ug kuan 14 no 14 ka verses. Ato siyang isiting no kay istorya mo puni siya onya sa next day nato diri gihapon kita magsugod sa Jeremiah 38 to 15 magsugod verse 15 to 28 unya ang 39 po dayon nga verses. So tulo ka chapter bahino nato sa duha ka adlaw inaut nga if the Lord's will no if the Lord's will mahimo nato na siya ang ato ang pag sitting ana sa atong offertory nga Bible reading ug maano kay mandina ato ang Jeremiah
37 o 38, no? O niya, sunod pa gid nga adlaw sa Martes ang 38 o 39 sa Jeremiah. Mana siya ito ang exciting for, para na po na siya sa reading sa ito ang kineng, uy, Cornerstone Connection, di ba? Mara Cornerstone Connection man. O, sa Cornerstone Connection, no? Ang ato ang gisiting diri ah. So, mauto, dito pa ta first part pa kita. Largo na kita sa atong second part. Basa na punta karon English. Baga, rabagin ni. Ah, plus-plus, atong dagit controversy. Atong pasahon, no, chapter 36 na impending conflict sa verses nga 586.1 to 588.1. So, persona group. So, ato pasahon, no. Courts of justice are corrupt. Na corrupt. Court justice. Rulers are actuated by desire to gain, forgain, and love or sensual pleasure. Intemperance has beclouded and faculties of many, so that the Satan has almost complete control of them. Juries are perverted, bribed, deluded. Rancorousness and rebellion, passion, envy, dishonesty of every sort are presented among those who administer the law. Justice is standing apart of, for truth is fallen in the street and equity cannot enter, Isaiah 59:14. The inequity and spiritual darkness that prevail under the supremacy of Rome, where the inevitable result of her suppression of the scriptures. But where is to be found the cause of the widespread infidelity, the rejection of the law of God, and the consequent corruption under the full bless of God's will? Light in an age of religious freedom. Now that Satan can no longer keep the world under his control, by withholding the scripture, he resort to other means to accomplish the same object. This repeat in the Bible. The Bible says his purpose as well as to destroy the Bible itself by introducing the belief that God's law is not binding, he as effectually leads men to transgress as if they were wholly ignorant of its precept. And now, as in the former ages, he has worked through the chart for further his design. The religious organization of the day have refused to listen to unpopular truth plainly brought to view in the scripture, and in combating them, they have adopted the interpretation and taken position which have soon broadcast the seed of skepticism into the papal error of the natural immortality and man's consciousness indeed. They have rejected the only defense against the delusion of spiritualism. The doctrine of eternal torment has led
me need to believe the Bible. And as the claim of the fourth commandment are oaths upon the people, it is found that the observance of the seventh Sabbath is enjoined, and as only way to free themselves from a duty which they are unwilling to perform, many unpopular teachers declare that the law of God is no longer binding. No longer binding, thus the cast away the law and the Sabbath together, as the work of the Sabbath reform extends its rejection of the divine law to avoid claim of the fourth commandments. Commandment will become well nigh universal. The teaching of the religious leader have opened the door to end the infidelity to spiritualism, to contempt for God's hollow. And upon these teachers raise a purple responsibility for the iniquity that exists in the Christian world. Yet, this very class put forth the claim that the fast-spreading corruption is largely attributed to the discretion of the so-called Christian Sabbath, and that innocent Sunday observance would greatly improve the moral of society. This claim is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely preached. Here the temperance work and of the most prominent and important of moral reform is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interests of society. And those who refuse to unite them are denounced as the enemy of the temperance and reform. But the fact that the movement to establish error is connected with the world, which is in itself good, is not an argument in favor of the error. They may disguise possession by mingling it with wholesome food, but we do not change its nature. On the contrary, it is rendered more dangerous, as it is more likely to be taken unawares. It is one Satan's device to combine with falsehood just enough truth to give it possibility. The leaders of the Sunday movement may advocate reforms which people need, principles which are in harmony with the Bible. Yet, while there is with these requirements, which is contrary to God's law, his servant cannot unite with him. Notwithstanding, can justify them in setting aside the commandments of God for the sake of men. Through the two great errors, the immortality of the soul, the immortality of the soul and the Sunday sacredness. Pareha man siya mga problema sa iso, no? Ang soul, katong immortality sa soul, no? Og ang iso nga Sunday sacredness, no? Narabato yung naglantugi nga kuan, nga
kanang pare kay pangutana lagi aha mabasa nga magtigom ang kuan sa naunang adlaw. Iya tong gibasa ang kuan ang sa Leviticus no nga event man to di ba? Ang event kung event gani halos kada adlaw pag na event magtigom na siya hantud mahurot ang tibuok nga sulod ni anak nga semana. Kasi gibasa lo. Satan will bring the people under the deception while the former lead the foundation of spiritualism. The latter creates a band of sympathy with Rome. The Protestant of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf of grasps the hands of spiritualism. They will reach over the abyss of the club sands with the Roman power. And under the influence of this threefold union, this country will follow in the step of the Rome and trampling on the right of conscience. A spiritualism more closely imitates the nominal questions of the day. It has greater power to deceive and snare Satan himself is converted after the modern order of things. He will appear in the character of an angel of light. Through the agency of spiritualism, miracle will be wrought and sick will be held, and many undeniable wonders will be performed. And as the Spirit will profess faith in the Bible and manifest respect of the institution of the church, their work will be accepted as a manifestation of the divine power. Oh, last nga paragraph sa itong gisiting nga itong great controversy. The line of distinction between professed Christians and ungodly is now hardly distinguishable. Oh, lisod na lagi kay grabe kay mamiki, no? Just remember, love what the world loves. Are they ready to join with him? Ala, oh, diri sa itong church member, no? Kinara ba'y kusog nga kuan? Naay kusog nga K-pop, di ba? Sa kuan, gawas sa itong Pilipinas, na ba'y kusog nga P-pop na karoon sa itong Pilipinas, no? Lakawao po sila nga kusog ng P-pop, no? Muna nga, natin mga church member nga nagsubaybay po sa, no? P-pop. Love the words, no? I already joined them, and Satan determined to unite them in one body to strengthen his cause by sweeping all into the rank of spiritualism. Papists who boast of the miracle, a certain sign of true church, will be readily to deceive by his wonder-working power, and Protestant having cast away on shield of truth, while also bedeloged Papist Protestant and worldling will alike accept the form of godliness without the power, and they will see in the union a grand moment for the conversion of the world and the ushering in the long expected millennium. Human, atong the great controversy, largo kita sa atong devotional for all in heavenly places. Leo Cluster, magadjit mga pun. Oh, devotional for all kita in heavenly places, July 21, the home. Ah, school. Uy, eskulahan na kunong balay. Ha? Oh, butangin na nagmang library. Sa atong kuan, sa atong mga audio interviewon, Jewis, no? Daghang kaya sila mga libro, no? Sumaw po na itong giko ano nga kung ang ato ang balay eskwilahan nato ay mga books for mga critics, di ba? Pangkuan ba?
kanang makaalaman jud nga matigom nimo nga napalit sa imong eskwelahan kun ay mga box diya nga wala na gibalik di nana sa imo ha. Mabutang kag kuan kanang butanganan sa mga libro, no? Grabe no, kung atua sigurong mga kuan, mga kaigsuuna, no? Kung ay nakamao ba nga, grabe, kini ba yung mga libro gid nato? Kini kuan, mga devotional nato, mga lesson book, ipang labay na pagkahuman sa kuan, ihang tagal, no? Pero kung naagid kay himuon anis nga kwarto para butanganan anis, di ba? Matigong gini siya, no? Muna siya nga, the home is a school, no? Kay ang nahipos nimo nga mga libro nabasa na nimo, no? Dali pa ning libro nato kada natay libro kada tuig, no? Iya paguman sa tuig, di ba? Mo na nga nakadapat sa plastaranan kay mataharat mo mabasa, no? Na ay mga referensya, uy natay libro ato basaon gid diri, di ba? Kay medyo duha pa baya na kung mo kuan ka mo reference ka og kanang website, no? Pero kung nakay libro, ang gira ito basahon sa ato ang kuan, ato ang libro nga hipos, di ba? No? Di ba? Natay hipusanan sa ato ang malibro, no? Para matawag yun nga, the home is a school, no? O niya, school for Christ, di ba? Dili lang siya for kana academics, no? Kaya ang magtigom anag mga libro sa academics, mga estudyante, mga maestra, no? Pero sa ato ang mga brethren, no? Family of God, ang ato ang tigomon kining mga tapos nato nga mga pangbasahon. Magbalik-balik na magod na, no? Ma-reference naman na siya, manang kung ma-reference, no? Eh, mura po siyang ipahulam, no? Kung nakaikuan. Eh, sayang gin siya, no? Wala sa atong mga walay kaya nga di makahimo yun o kanang lugar sa ato ang mga devotional. Sayang kayang mga devotional book, no? Nga dili siya mahipos. Pero sa itong manay kaya, pwede nyo himuan nag room, no? Para sa ito ang mga devotional book nga nangatapos, no? O niya, planuhan ninyo na ipang regalo ninyo na, no? So, ang ato ang K-Text, ato ang devotional for all. Atong favorite nga teksto, no? Proverbs 22:6, no? Makinay, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. O nagiday siya ay when we he should go, no? Ang ato ang theme song nga I am a Christian, my name is Pilgrim, di ba? Go on, gani kadaghan niya, go on, go on, go on, di ba? Ang Ginoo nagauban. Naman po na nga itong ipatudlo, yun, no? Nga, mutudlo ta sa itong mga kabataan ang Ginoo nagauban sa mga kinabuhi, no? Kay kung kana imuhang pagtudlo, no, kung malayo na siya sa imuhang poder, no, tarong siya nga pagkabata, di ba? So dugang pa nga mga pasanto ato abasahon plastar first paragraph. Basig wala kaprasta ng isla na wala. Star. Ato ba sa ano? The home is to be a school in which children are to be trained for the higher school. The father and mother, no, and mother should make the decision. I will behave myself wisely in a perfect way. I will walk within my house with perfect heart. Uy, napumam lagi panumpa rin sa mga parents, no? Sila lagi una manumpa, no? Parang katudok silang ginikanan, no? Psalms 101
to 101 no, maingon ko no ang mga parents decision no, I will behave myself wisely in a perfect way. I will walk within my house with a perfect heart. Parents are first teachers for their children. Oh, di ba? Nag-advertise or nag-plugging na ang ato ang mga teachers ato ang BCME, no? Kay mo open na lagi po ang tulunghaan, no? Pero ang ato di ay mga first parents, no? Ato ang mga parents, no? Ang teachers nato, kay bali. First teachers, no? Ato mga parents. Of their children. And by the lesson that they gave, they as well as their children are being educated as parents consecrated themselves by the soul and spirit to doing of their God-given work. The Lord will teach them precious lesson, giving them wise word to speak and helping them to show patience and forbearance under the provocation. So katong gipangutan na ato ang mga campers, no? Labi na sa katong ato ang camp director, no? Kay naman to'y kanang portion, interview portion, no? Kibali, nahimo siya nga, siya ang labaw, no? Kay siya ang mukamp director, no? Ang way kuno niya sa pag-aplikar, no? Sa iyang pagdumala, ang abbreviation nga EFP, di ba? EFP, so siya Armed Forces of the Philippines, o ba siya? Oh, dili, no? Kay ang E, ang authority, di ba? Nangayo siya authority, no? Mapuna sa ginikanan no nga makabatong gid unta na pud ang mga anak nga naagi authority no ang ato ang mga ginikanan, di ba? No? Di na to sila kontrahon, di ba? O niya ang F so family, labi na gid sa ato ang mga parents, ato gid silang mga pamilya, no? Family nato sa dugo ug family pagid nato, di ba? Lahi magudning family sa family of God, no? Kay ang family of God diri magina sa Ginoo na, no? Mapamilya man ani mo bisan dili kadugo pa sa family of God, no? Mo na siya nga dawaton nimo ang imuhang family, family and the blood of family of God nimo siya, no? Tapos ang panglas atong giulahi, pwede siya ipauna, pwede siya ikaduha, no? Ang panglas ang patient, di ba? Nagi ko na itong patient ilang na kanang na dugangan ang ilang mga pasensya, no, sa ilang pag-istiki bali sa campsite, no, unya gidugang pag nila nga daghan sila friends nga nakaila, di ba? So padayon kita, we need homes that are surrounded by a sanctified atmosphere, oh, di ba? Sanctified nga atmosphere, no? Unconverted families are Satan's strongest ally. Halaka, batayan mo, no? The members of them work counter to God. Some parents are harsh, denunciatory, overbearing, while the others are careless and overindulgent, letting the children follow the course of disobedience. Until they do very wicked things. Such parents need to feel the converting power of God by giving way to anger and by selfish indifference. They unpay their children for their word and the next.
I am writing this to the parents. O, gasulat na sila yung Jay White no para sa mga ginikanan. Parents, among us, because I greatly desire them to learn and to teach their children the beautiful lesson that we must learn on the earth before we can enter heaven. Uy, beautiful lesson sa atin sa earth, no? Enter heaven. In everything you do, ask yourself, uy, hala ka, gusto ko nang mabuhaton, ipangutana na po ni mo ni, katong kuha, nanumpa ka, pagsugod na to sa Psalms 101, to karoon na po, ipangutana. How will this help my children to prepare for the mansion that Christ has gone to prepare for the poor those who love Him? Ay, ipangutana din, ano? Kaya kumingong ka nga mga parents nag-estima, nag-ikagbalay, nag-ikipalay, imong gipuy, ano? Pero maghuna-huna po dahil ka, saan ako pag-prepare nga? Kung dito na sa mansion sa Ginoo, no? Ma-prepare po ang kabataan, di ba? Nga muupan po sila, di ba? Okay, hapit na kita natapos sa ato July, no? Ato ipasulod ang ato ang September, so nga movie nga Pilgrim Progress, di ba? Nindot mo na itong istorya sa Pilgrim Progress, no? Sa wala pa siya nag-journey, nasa yung libro nga gikuhaan niya yung panid, no? Di ba? Gikuhaan niya yung panid, gidala niya itong panid, no? Hatod nga buta na itong humana sa pakigsapalaran si Christian, no? Niabot na siya sa gingharian, no? Ang kantong panig nga pages sa libro nitong pabalik sa iyang kanang asawa. Katong yung gidala nung siya nga dinala ko to, no? Hatod nga nadawat balik sa iyang asawa, nalipay to yung asawa kay nadawatan niya balik ang kanang pagmata niya, no? Ang panig sa libro nung siya nga buhay si Christian, di ba? No? So mauna, no, nga maantam kita, no? Sa gingharian. Dito to siya buhay sa kalibutan kay dito na siya sa kibali, no? Na siya giatuan nga journey, no? Sa story. So mauna nga ipangutana, no? How will this help my children to prepare for the mansion that Christ has gone to prepare for those who love Him? Oh, mga ginikanan raban ni, no? Mga mother, father, magkauna-una giniana, no? When the work, kay natin kikuan kitestimony nga, wa kuno kabalik ang iyang amahan, ipanguta, itubag na lang sa iyang anak nga, nalumo sa sabaw. Di ba? Nalumo sa sabaw, no? When the work in the homes, God, is done as it should be, families will bring into the church such as a noble and selfish and heavenly angels will love to linger there. Heart will be refined and purified, make it fit for the indwelling of the Lord Jesus. O, last nga paragraph kita sa devotional for all. Keep Christ before your children by singing song to His glory. So mao ka na, no, nga ipakita gid sa mga kabataan, no, nga nagadayeg sa Ginoo, magkanta sa himaya, no. Mana example nga mga worship, no. Seeking Him in prayer. O, pati sa pag-ampo, di ba? And by reading from His Word, so that He will seem to them an ever-present guest. Then they will love Him and will be brought so closely into the unison with Him that they will breathe out His Spirit. They will feel a new relationship to one another in Christ. Diba man, ano nga, napo relationship dito sa Ginoo, no? Matrining kibali, no?
So mauna na ato ang devotional for all ug ato ang mga devotional nga ato ang gisiting. Mulargo na kita sa atong mga Sabbath school na kita karon, no? Ato ang mga devotional ang 1st, 2nd ug 3rd nga atong Sabbath school, ato ang 4th, 5th ug 6th na atong part. Largo kita sa ato ang 4th part plus tar, no? Sa atong 4th part, mga gadget mga po, no? Atong inverse, senior youth, yung adults na itong mga professional. Atong third quarter, STT, no? Story, the stories that transform. Lesson 4 na ito, code in the crossfire. Okay, yun po nyo, sa pasabutan nyo, no? Dito na, gagira na. Code in the crossfire. Si atong pagkatun, ano, ang Saturday o Sunday. Magpili na kamong application, ma-download sa Play Store, Sabbath School ang PM, no? Ma-download sa Play Store. Sa browser ay browse, no? sabbathschool.adventic.io. Kung nakamoy mga data, mga wifi, no? Mga ethernet, no? Paspas ka ethernet. So, i-browse ninyo ang sabbath-school.adventic.io. Paitaon ninyo ang inverse. O nyo, lesson 4 na kita. I-click ninyo itong ato ang lesson 4, no? Moto siya nga series ang 6C, no? Caught in the crossfire. O nyo, paitaon ninyo sa ubos. Kaya na dito ang Saturday. Basing mo Sunday na diha sa kanang mga browser, no? Oh, dito kita sa Saturday nga pagtuon sa portion nga intro. A greater battle ang title pero ambot nga nanis kasagbutan niya, no? Ang iyang picture background, no, naa sa mga kasagbutan. So ipabasa nga nunas kasagbutan Matthew 13 onya 24 o 43. So ato abasaon kay parable, dugang pang parable, no? Sa ato ang onya, sa ato ang mahamtong parable gihapon kita, pero versikulo 4 kadto karon parable, versikulo 3 sinay nga parable. Nindot mo sa basaon basta mga parable, no? Kay story nga ang Ginoo nagpasabot, di ba mo yung ka nga parable, no? Na ay paguna-una ni mo nga na ang Ginoo nag-explain, di ba? Pero makuha lang ni mo kung pangutan-on, di ba? Para itong matinunan nga kung sa mga ipasabotan na, di ba? Na ka nangutan na kas Ginoo, no? Sa iyang pagbasa sa parable, no? Wala diha nagsabot, no? Nagtapos kinahanglan pa ni mo masusi kung mangutan na kas Ginoo, no? So ang parable diri atong basaon sa Matthew 13:24 padong sa 43 verses. Another parable put he forth unto them saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in the field. But while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blood was sprung up and brought forth root, and the upper tares also, the servant of the household came and said unto him, sir, did not thou sow God's seed in the field? No, manatong example, no, nga magtanom kagtarong unya kay sa pagkatulog nimo na kunoy ga pati sukog ka na, no, sagbot. From whence then hath entered, he said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Mutanan di up. But he said, nay,
lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat within. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in the bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Another parable pout ye pout. Uy! Na, tapos man largo ang kuan. Maranig na himo na po ni sandwich ni. Kay, naman siya gisumpay largo, no? Nahuman na to ang parable sa kanang uhay o sasagpot, no? Dito na human nga kung ting harvest na unahon itong mga sagpot ang kuha, sunugon, no? Pero katong mga gitanom, no? Or sa kanang mga pangharvest, oh, na ilain, ibutang dito sa farm, no? So, mga puslan ang ilain, no? Og dugang pa nga parable, another parable put he poured unto them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed. Wala ka, may isgutan ni eh, pareha na gini karon unya sa kuan. Kanang ato ang sabat ko sa tumahamtong, no? Mustard seed. Oh, mustard seed. Mananaw da tag kuan image sa kuan bi. Google na ba gino maligya nga Shopee. Ah, oh, mustard seed. Ah, na ay Shopee. Na Shopee mustard seed. Ah, grabe ka gagway ka ayo. Murag munggos, no? Ang mustard seed na ay 15 grams diri, ah, unya na presyo nga abot kaya ra, pero ang kuan na na ang delivery niya muy mahal. Lasi kuan, lasi kanang kanang kuano bayad sa transaksyon na poy saan ni nga kuan ri, ah, mustard seed, dahon pa siya nga mustard seed, mura kuan tinood ni mura lagi siya gripolyo. Pupulo yung mustard seed. Ano-ano, dahon, mors yung kanang kuan, magulay. Pero dako man kung na siya magtubo ang mustard seed. Ano ba yung lain din, mga itataw, images, may mustard seed, kanang dagko ng mustard seed, na ba? I say, dramagod siya, no? So, pag dako aning mustard seed nga giingon sa Bible, no? Ano-a, the mustard seed. Nagipakita nga dako diri, ah, nga kahoy. Nay dako na diri, ah, oh. Pero wala man siya ay lugar. Aha ni siya nabutang nga lugar. Ana, ah. Makita na to, aha ni nabutang nga lugar ang mustard seed. Ani duta sa iyang kuan, oy. Iyang mga pagtubo, no? Lapad kay siya nga hindi tayo siya mga mustard seed, no? Ma-identify din ni muna siya pagdako na sa mustard seed, no? Kaya na siya pagka payong ang forma, no? So kana lang, at least nakita na nato ang mustard seed, dili lang katong riso kundi pati tong dagko naging nga nanubo na, no? Kay napamulong sa Ginoo ang mustard seed. Ah, baling kita naman to dapat. Ano? Sa another part na to siya nga parable, kizibi kita kay usab ra ba na siya, no? Another parable put he poured unto them, saying, the kingdom of heaven is like a grain of mustard seed.
which a man talk and sold in his bed, which indeed is the least of all sin, but when it grown, it is the greatest among the herb. Ay, mauna herb siya. Sa ako pala ginis koan. Mo siguro kay muras gitsag koan. Muras siya gulay. Pag bata pa siya, no? Muras siya gliso niya. Pag tubo niya, nasa gliso, muras siya koan. Muras siya repolyo, no? So herb siya. Pero mauna na siya ang pinaka-greatest, no? Among the herb. And become a tree. Oh, mahimo pag isa a tree. Naku yun, no? Ngayahan ko ano yan. Abi na ito, lahi ra ng matang sa herd o lahi po ang mga tree, no? Pero sa iya nga, katulog siya mo usab, no? Grain seed, unya, mahimo siya nga herd, mahimo pag isa nga tree, no? So the birds of the air come and lodge in the branches. Thereof, another parable. Uy, sumpa na po lang yung parable. Umana po itong mustard seed, no? Gani day, basta-basta ang mustard seed, no? Leso siya, mahimo rin siyang gulay. Mahimo siya nga sa grupo sa sagpot. Tapos mahimo na po siya nga grupo sa mga kahoy, no? Ang mustard seed. Another parable, speak unto them, the kingdom of heaven is likened unto leaven. Okay, nagpatubo na po, which a man took and hid in 3 measures of meal. Oh, maraming mga mensahe dito sa kuan. Bikiri. Till the whole was leaven. All these things speak Jesus unto the multitude in parables. And without a parable, speak he not unto them. Out an hour ago. Kung wili siya sugdan ng parable, di na na kung siya magtingog, no? Manang unsa ka-importante ang parable, no? That it might be fulfilled which was spoken. Ah, naka-prophecy yung ratio. Spoken by the prophet saying, I will open my mouth in parable. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Then Jesus sent a multitude away and went into the house. And his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares and the pelt. O, kanto pa yung ipangutana, kanto pang tares and the pelt, no? He answered and said unto them, he that sowed the God said, is the Son of Man. Oh, si Jesus, no? And the field is the world. The God said, all the children of the kingdom. So, natulo na ka mga kuan subject, no? Kay ang nagtanom ang Son of God, no? Ihang gibutang dito nga pelt ang kalibutan, word, no? Unya katong naa sa ihang kamot nga ihang gipatubo, no? Gitagak gibali sa pelt. Mauto ang children of the kingdom, no? But the tares are the children of the wicked. Nag-open na ng children of the kingdom sa children of the wicked. And the enemy that sowed them is the devil. O, di ba? Devil po itong ka. Patubo ato ang tares, no? The harvest is the end of the world. O, kanay lang ay sulod, no? Sa kanang pick me, kinigwa ni na ko ano. Wala niya siya na-appeal sa
katong gi picture nila, no, nga drama-drama, no, nga pick me parable of the most of the thirst on the field. No, wala na to, no, kay daghan di ay gakunik ato, no, sa Satan kuno ang nagtisok ato ang thirst, no, devil, no, the harvest is the end of the world. O katong harvest like the end of the world, no, the reapers are the angel. Unsa ni siya sa kuan sa subject na to sa Pilipino? Mo ba siyang parabola sa to, no? So nagduha ka oras na, no, pero taas-taas ba itong panaw, no? Ato ang pag-aagian. Kay sugod pa gani, versikulo pa gani ni sa ato ang inverse. May more text pa ni. So kato ang mga thirst are the children of the wicked one. The enemy that sow them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angel. Uy, now nga ma-remember ninyo, no? Nga kato ang nagigisimbuluhan, no? Gisimbuluhan ang field, gisimbuluhan ang gatanom, no? Ang tanom, no? Ang kato ang pagyong kaaway, di ba? As therefore the tares are gathered and born in the fire, so shall it be in the end of the world. Ah, maudit yung end of the world na, no, kung masunog na to ang mga tares, no. The son of man shall send forth his angel, and they shall gather out of his kingdom all the tares that offend, and then which do iniquity, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. O hath ear to hear, let him hear. Oh, maminaw, magbasa po, no? Sumaw ka na ang ato ang mga basahon kibali sa tibuok to siya nga semana sa tong pagtuon sa ato ang inverse ato siyang gibasa. Ubasahon nato ni insight, no, sa portion nga intro, a greater battle. Oy, my wife maging na istorya. My wife family live in Norway during the Second World War, and were there when German forces invaded Ghana. My wife grandmother related an experience he had as a young man during the early stages of the occupation. One Sabbath he attended a church gathering in a home. After singing and praying, the group began their Bible study, but they hadn't gotten very far into their study when gunshot began. At first, they sounded quite distant, but eventually, they came closer and closer. The small band of Adventists decided it would be best to seek shelter in the basement of the house. Gunnar quickly made his way to safety. Amo na bida na to si Gunnar siguro, no? Leaving his coat hanging on the chair where he had been sitting.
does not continue for some time as a German soldier. Passed through the area and occasionally made resistance. After much prayer and waiting, the little group made their way back after to living room to his utter shock. Gunnar found that the bullet had pierced his coat. You can imagine how grateful he was. Forget, Protik, he was literally caught in the crossfire, yet God had preserved his life. Oy, kanang preserve his life, no? Iyagay ng example nga kanang napusilan ko, no? Ang coat, wala kadulot, no? Pero nindot na ba yan ang na-preserve sa life, no? Kanang maghinanghag ka usay, bising ka ng pagtabok sa dalan, nga di ka maglingi, no? Di ba? Oh, hapit ma, dasmagan. O niya, wala ra, hapit ra, okay ra po na, nanapoy pag-preserve, di ba? No? So, inana na to makita, no? Nga, naagi pag-tanaw ang kinono. Mga pagpreserbar sa ato ang kinabuhi. Jesus told a parable that describe how we are in and for in the cosmic battle between good and evil. The parable of the wheat and the tares. Auto siya, no? Nga, katong parable of the wheat and the tares. Provide and set into epic struggle, raging in this world. The son of man is responsible for the good seed, while the devil is one introduce the weeds. Katong sagbot, no? Weeds, uy, seed, weeds, di ba? Seed, weeds. Ay, kining mangod ang weeds. Dili ma siya liso, di ba? Sagbot rampod na. Kung ang sagbot, imuhan na siyang ibutang sa kuan. Matubo ba yan na siya kuan? No? Ibutang na siya sagbot. No? O, weeds ang iyahano. Both kind of say grow together and reach maturity in the field, which Jesus identifies as the word. We are all caught in the crossfire of this great controversy. This parable invited to choose between two destinies. God offers us place in His kingdom, an opportunity to belong to Him no matter what kind of noxious weeds surround us. At the right time, the weeds will be removed and destroyed. Grabe mo po na siyang padasig, no? Nga. Pero kung trahong ka sa mga kuan, mga itatanaw sa mata, sa mga tao, no? Di ka masabtan kay kalibutan ng ilaha, no? Pero kung nasama lang sila sa sagbot, no? Nga pagasunugon, pero sa imo na po ang kanang kuan, kanang pabor, no? Nga, madasig po ka, no? Nga, di ba? Sagbot sila, ikaw ang wait, no? So magpadayon kahigala, no? Sa atong bag-o na bautismohan, no? Ipadayon ang ato ang pagka uhay, no? Mga gitanom sa Ginoo, no? Children of God. So, ato ang mga inscribe, sulat-sulat, mga classmate. Ato ang gibasa gaina. Uy, ato rabang apilo na ato ang kondisi ano, no? Write out Matthew 13:24-43. Baga, masya, no? Ay, noon, kuan ra 20 rakapin nga verses. Wala rampod siya ga kuan. Ah, 19 ragani siya, no?
from the translation of your choice. If you praise for time, write out the verses. Umubuunin mo. 24 ako, no? Verses 24 to 30. Sumana na ato ang inscribe o ato ang intro nga portion. Lago kita sa tong Sunday mo. Banha na kita karong nanay. Kuan. Tingog sa kuan. Kanang sitawag na. Ezer, no? So welcome kita sa ato ang Sunday nga pagtuon. The age old question of Abel. So ato na siyang basahon kay Giputa, Giputa kay Palaon. Ato basahon, no, ang Inges. When the disciple asks Jesus about the parable of the wheat, ay sumpay naman rin eh. And the third, their question rebelled the team that caught their attention the most. And his disciple came to him saying, explain us to the parable of the tares of the field. So man yung pag-explain sa Ginoo sa Matthew 13:36, the parable addressed more than just noxious wheat. But this act, the enemy perplexed him, and he wanted to know more. Million throughout the centuries had been perplexed by the age-old question of how evil originated. The question come in the different shape and forms. The fact is, we wrestle with things that were since are amiss. Many people struggle with the apparent dichotomy of the God of love and a world of suffering. They often ask, if there is a God of love, why is there so much suffering in the world? So mo na pangutana, no? There is a God of love. Why is there so much suffering in the world? This question itself immediately reveals something significant. We are placed value of the people and creation. People were not meant to suffer. And the world was not meant to be filled with war and disaster. If the world merely separates on the principle of survival of the fittest, it would make no sense to question the existence of suffering. Survival of the fittest actually requires some to suffer to other to succeed. Ato rin ko ano ning fittest kay gabalik-balik naman gini siya nga word na to, no? Masa na siya fit ba gina siya or ato klaro, no? Define fittest. So define or meaning, no? Kinana siya survival of the fittest, no? So fit lang siya, no? Kay adjective ra itong fittest. Mo di siya fit, no? Basta na rin siya survival of the fit, no? Or fittest siya sa adjective. Pronunciation. Uy, full volume. Full volume. Full volume. So pronunciation, fit. 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 Oh, fit. Klarong kayo na siya. Of a suitable quality standard or type to meet the required purpose. Oh, that purpose. And good health, especially because the regular physical exercise. Maode lagi ng mga fittest, no? Mga fittest ay nasa mga makasurvival, no? Pero wala diha gibasihan sa Ginoo, no?
kay ma kuan ra Ginoo ang iyang kuan. If the world merely operated on the principle survival of the fittest, unsa na siya bisayon, no? I-abbreviation. SOP. No? SOP. Ay, SOP good siya, no? S-O-T-F. No? SOP. No? Ang mga, di ba, kung naman siya SOP, SOP drink, di ba? Pero, imuday siyang ikuan survival of the fittest, no? It would make no sense, di ba, no? No sense of questions in the existence of suffering. Survival of the fittest actually requires some to suffer of the other to succeed. Na ganito yung salida, unsa na itong salida, no? Sa movie. So naa siya yung mga pag-aaki, ano, require suffer, no? One of the most outspoken atheism of the modern time, Richard Dawkins, made a statement, his book, uy, naitiis ko no, book no. The universe we observe was no evil and no good, hey, no good. DNA neither curse nor knows DNA just is, and we are done sweet music. River out of the Eden, oh manang, not ni kwan Darwinian, no? Is of life. Naturalistic worldview denies the possibility of the evil because evil existence implies moral accountability. But we all know intuitively that the evil exists. If evil is real, then God is not real. Otherwise, we wouldn't be able to distinguish between two. If good and evil exist, we need a moral standard to know the difference. The presence of such moral standard requires giver to this moral standard. Therefore, the question of evil and suffering ultimately points to the good, to a good God who upholds a moral standard. Something has gone terribly wrong in the universe. And this is exactly what the narrative scripture revealed. The Bible shows how people throughout the centuries have navigated pain and suffering. Books like Job and Psalms display the people crying out to God for answer, and answer is not straightforward. Remember, the tears were sown at night, and the origin of the evil in the mysterious hiding. But the Bible does reveal enough for us to understand the big picture. The parable of the wheat and the tares provide a framework to help us to understand the battle between good and evil. O mapuputo siya, no? Nga magta na itong framework sa the battle between good and evil kay naagi mga kaaway, no? Pero mahipos naman po ang makaaway, no? So, mano na ato ang inverse. Nalago na kita sa ato ang sabat ko sa ato mga junior youth nga murag mahantong pipart na kita, no? So, maduga nga na kita background sa either, no? Ato ang cornerstone connection, no? Ato ang third quarter, Back to the Future. Lesson 4 na to, Be Swayed and Be Saved. So, nabasa naman ito itong K-Tix. Pero magbalik naman po na, no? Kung natin ay matunaan. Ipabasa din Romans 12:2, no? So, present your body a living sacrifice. Ato ang balik ko nabasa. Do not conform to the pattern of this world, but transformed by the renewing of your mind. Diba mga to siya, no? Ang
verse 2 na niya kay katuang ang verse 1, no? Present your body a living sacrifice ug matimugaton. Do not conform, no, the pattern of this world. Sa ato ang verse 2. So ato basahon, as you respond to the exercise, and what do you think? Na kung exercise dito, no? Section this week lesson. Who parents, friends, masses do you think has an unhealthy level of the influence your life? Uy, unhealthy. Rewrite today Bible verses in your own words. Try not to use any of the major words contained in the verses. Uy, naku na yung Bible words, no? At yun na to ang kuan. What do you think, no? Kay nato yung mga 1, 2, 3, no? Maukab sa inyo ang mga application. Ma-download sa Play Store, Sabbath Call and PM, no? So, i-click ninyo ato ang Lesson 4, Be Sweet and Be Safe. Unya nadri ato what do you think, no? Suga loading pa siya katituyok pa sa maayo. So ato basahon di exercise diri no mao gining ang ato ang home is a school, no? Pero mao din ni ato ang mga materialis, no? Ato ang mga devotional o ato ang mga Sabbat school. To ang Bible, no? So na exercise 3, to what degree are you swayed by the following influence? Oh, madala kuno ka, no? Sa friends, no? Almost neighbor, sanili? Napoy almost always. So mag-rank ka 1, 2, 3, 4, 5. Sa parents and family, almost neighbor 1, 2, 3, 4, 5. Napoy almost always, no? The popular masses, almost neighbor 1, 2, 3, 4, 5, almost always. Which of the above have the most influence in your life? So, makipali na. Kamu yung answer niya na, no? Sa ato ang exercise sa what do you think, kay mula ko nakita sa atong pagtuon sa Sunday na ito nga Cornerstone Connection. Morning taas nga ipabasa, no? Jeremiah 37 ug 39 nga mga teksto atong gikuan sa atong offertory na ito pagabasahon. So atong giukab diri sa NIV ang title niya Jeremiah in Prison, no? Sa chapter 37 hamausab ang iyang sa chapter 38 Jeremiah thrown into a cistern. Kanto naman yung dakop si Jeremiah, no? O sa 39 ang the fall of Jerusalem. Kaya mangit sila maminaw, no? So makibali ng sulod kong inyong pasahon. Ato ang basa na yung insight nga. Read this week's story, ah. Sa week's story dito. Scripture and answer the question given in the out of the story section. But first, take a few moments. Take a few moments to read today's reading from the Bible for more detail. Sample and drama between the prophet Paul's prophets and King Zedekiah. Why do you think the story is the Bible? What does it tell us about the people? What does it say about God? Oh, kamo kaya po yung answer niya ng mga classmates, no? Sa ato ang pagtuon sa Cornerstone Collection. Thank you.
karon din kita sa ato ang last nga hugna, no? 6-part na kita, sabat ko lang kita sa itong mahamtong. Welcome kita sa itong Bible study on a lesson study on the words marathon lesson karon ko. We got a week as we saw the lesson 7-part atong textual audio sa itong presentation. Din kita sa ito ang 6-part, no? 3rd quarter na ito, the book of Mark, lesson 4 na ito. Parables, balikan na ito, nang gibasa na ito. Katong sa inverse, nag-inverse kita ani nga parable. So magpili ka mo application, madownload sa Play Store, Sabat Call and PM. Sa browser, sabatschool.adventic.io. Pangitaon ninyo ito, Sabat Call sa ito ang mahamtong. Itong The Book of Mark, i-click ninyo ito ang lesson 4, no? Paitaon dito sa ubos para makatugkad sa Saturday nga series na itong title, Parable. So, yun kami na kita matutuon sa pulong sa Diyos, no? Learner of the Scripture, makapaglaong kapalandong brethren and friend, binhalgog maplangga sa Diyos, no? At makapagtuo, magatuon kita. Oh, kining ang picture nga gipakita sa ito, ah. Gaihap ko no siya mga seed, no? Gaana iyang kamot, gaihap niya na ay seed, no? Sana nga seed? Mga ligin-ligin naman siya, no? So, okay, bali na ato ang makita karon, no? Kada simana ang kamot nga na ay mga lugas sa liso. So, ato sa i-credit ang ga overview sa ato ang sundown, no? Si Brother Louis, no? So ato apagatunan kaya niya nakita sa atong expanded sundown ipabasa, no? Sa ato ang semana nga pagtuon ang Mark 4 verse 1 to 34, James 1:21, Isaiah 6:1-13, Psalms 104 verse 12, Daniel 4 verse 10-12. So, ang Psalms 104 verse 12, beside him the birds of the heaven dwell, they lift up their voice among the branches. Makibali na, no? Ato amatunan. So plus star sa ato ang first paragraph, sa ato ang memory text, ato ang balikon ng basa, Mark 4:24-25. Then hasten to them, take heed that you hear, weigh the same measure you use, it will be measured to you, and to you warm hair, more will be given. For whoever has, to him more will be given, but whoever does not have, even of he has will be taken away from him. Sumaon ni diri akang Marcos, no, nga murag wala siya kapasabot og kanang kwarta sa dungog rani. Unsay mong nadungog? Kung naa kay nadungog, madugangan, pero wala gi kay nadunggan, wala kwaon pagani, no? Diba, here ang gipasabot diri, oh. Ato na siyang matunan sa iyang portion, no? Sa iyang memory text. Introduction pa kita na itong pagtuon ining semana. This week's study is on the parables in Mark 4. Mark 4, no? The Gospel of Mark has fewest parable of any of the synoptic gospel. O synoptic gospel atong Matthew, Mark, and Luke. For many years, scholars have argued over the meaning and the interpretation of Jesus' parable, how to interpret what they mean, why Jesus used them, what kind of lesson they were intended to reveal, and how literally they were to be taken, or whether they were purely allegory and to part. Obviously, we are not going to solve all this issue in this week lesson. Instead, o din mo na masold, no? We are going to look at them
by God's grace, o God's grace, no, matinawan kita, come away with an understanding of the points Jesus made through this parable. So Mark 4 has just 5 parable. The sower mo niyang ato ang kuan mabasahan, no? The sower, the lamb, the mission, the growing seed, and the mustard seed. The majority of the chapter is all around the parable of the sower. The parable is told first, followed by the reason by the parable, and then interpretation of the parable. This 3-step pattern will be the focus on the study for Sunday, Monday, and Tuesday. Dahil yung focus, no? Then the parable will be the subject of the study on Wednesday and Thursday. So mga kibali ng mga patinaw na ginato sa mga parable dito. Ano nga mga nabanggit ng mga adlaw? So malago na kita sa Sunday na itong pagto on July 21. The parable of the sower. So balikan na ito, nabasa na guni sa inverse, pero balik lang ito, no? Mark 4, 1 pa doon sa 9, what are the different sower like, and what happened to the seed that fall on them? Diba, bagsak tong tulo, no? Isa lang nakapasar. So balik ko na ito basa, parable of the sower. And he began again to teach by the seaside, and there was gathered unto him the great multitude, so enter into a ship and sat in the sea. And all multitude was by the sea on the land, and he taught them many things by the parable, and said unto them in his doctrine, hearken, behold, there went out a sower to sow. Masa ito ka itong is ba, no? Is. Sower, sow, unya, sowel, pagyod. And it came to pass, as he sowed, some fell in the wayside, the fowl of the air came and devoured it up. And some fell on the stony ground, what it had not much earth, and immediately sprang up, because he had no deep of earth. But when the sun was up, it was scorched, or napatay rin gihapon, no? And because it had no root, it withered away. Some fell among the thorns, and the thorns grew up and took it, and it yielded no fruit. And the other fell on the good ground, and did yield fruit, that sprang up and increased and brought forth, some 30, and some 60, and some 100. And said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. Oh, maminaw rabang na itong gano. At basa ng insight, when reading the parable of Jesus in the gospel, people often want to jump quickly to the interpretation. After all, is that not the point of the story? To teach some spiritual truth for the Christian life. Yes, but sometimes other than it brief comments, such as kingdom of God is like, or who that has ear to hear, let him hear. Jesus does not explain the parable. Sumatuyin kita si Gano, ang naagi ko no itulongog, no? Let him hear, no? So, maningkamot di ka nga makapaminaw.
Consequently, it is good to slow down and simply analyze the story itself in order to catch the direction in the various narrative characteristics. Point while doing this with the parable of the sower, yield variety of the ideas. The seed is same in its case, but pull on four different types of soil. The type of soil greatly influences the outcome for the seed. Instead of one continuous story, the parable is actually four individual stories told to completion. In each sitting, the length of time for the completing the story lengthened with each successive stories. The seed that fall on the road is eaten immediately by the birds, and it happened as he saw that some seed fell by the wayside. The bird of the air came and devoured it. Uy, Mark, poor day ito, no? Sa Matthew 4, kay katong temptation of Jesus Christ, diri, Mark 4:4. Ang kauna ang pulong. The seed that fall on the rocky ground take a few days or week to reach its failed outcome, which included being scorched by the sun. The seed that fall on the weedy soil take longer still and reach its unproductive end. Chok at it was by thorn. Weedy ka itong sa thorn. The seed that fall on the good soil take the longest of all, presumable and entering growing season, as in the normal pattern for a crop. Three of the stories are about failure. Only the last is about success. O, di ba? Ito ang bagsak ng mga di makakuan nga soil, no? Di makapatubo. A good abundant crop, the length of the stories, the longer and longer period of time for its successive story, and the fact that the only one story is about success, all point to the risk of the failure but the abundant outcome of success. The parable seems to point to the cause of discipleship and the race involved, but it also highlights the abundant regard following Jesus. Abundant sa pag-following kang Jesus Christ. So conclusion, question na kita, largo na kita, no? What are some other spiritual lessons that we can learn from nature? Spiritualism, no? About sa nature, no? Kay mauna siya ang kanang ato ang pagadak-an, di ba? Magkunik lagi apunta sa ato ang kung ano. Train up a child the way she should go, no?
siya depart from iti ba hindi siya ma kung ano mali sa landas kung imo na siyang ma dako na siya. So ang kini samar man to parihar man to tanan nga liso no gipatisok no nabutang lang yun sa maayo nga yuta ang nakasakto og tubo no. Sumao lang gid po na ato ang mga panghinaot no nga naakita sa maayo nga yuta no. Kay katong mga different nga suwel di man gito siya makapatubo no. Kung nabutang kung kuan magisgot sa tag suwel dili sa tatong board no. Katong gituka sa langgam or lagi mga bata magsipa-sipa unra na imong liso di na makatubo no. Wala agi na siya kung kuan pod kanang sa suwel pod nga gahi batuon nagpahina man to ato ang mga kuan mga brethren. Nakita nila tong tanom dito ang gahi kayo ang yuta unya ang bulak wala siya kabukad. Amot yun sa nila to gilabay ganito siguro nilang bulak no. E wala kabukad tungod sa iyahang kanang suwel niya gahi no. Matuma equivalent siya gahi nga suwel tunokon nga suwel no. Di na siya kabukad kay amot murag wala po siya gikaon no. Ang kuan baya ang pagtubo baya sa kanang usa ka tanom murag nagkuha siya og enerhiya sa yuta no. Pero kung gahi gani nga mga yuta, batuon nga mga yuta, gamay ra sig enerhiya makuha no. Di gani ra sig ka kadto, di sa kabulak no, kung usa ka bulak no. Gipangita niya to ang sakto niya nga kanunon no nga yuta, di ba? Nga mahimong nutrient sa iyaha no. Kay maot siya ang makatubo sa iyaha no. Kana makawas siya enerhiya ba nga sakto no kung sakto pod ang iyang yuta kanang humukon ra nga yuta di ba mamili na siya yuta no kanang mga yuta di ba basta baya mga yuta kanang gibaligya baya na nga yuta no pamaliton baya na siya sa kuan mga kuan para sakto ang iyang tubo no di ka basta kuha yuta ra diha largo kanang sa kadalanan kanang wayside nga lan kana imong gamiton nga tanom sa kanang kuan mga plant nimo bana no kana mga nindot nga mga tanom dili na siya basta-basta mo tubo inana na hinoy mga tanom nga ma kuan ra siya ma equivalent ra siya sa weed nga sagbot no kaya mura po siya decoration nga kanang bulak pero equivalent siya sagbot mo na siya mo tubo siya bising unsa nga mga yuta no. Pero na yung mga tanong nga, mangita yun siya ito ang sakto nga yuta, iyang pangitaon katong humok, no? Nga makatubo siya, makabukad siya maayo ba, makabukad ng iyang bulaklak, no? Kaya kung kulang, huwag ka ng gahi-gahi iyang yuta, maglisod siya kuan. Bukad, no? Muna, mura lagi hapon siya patay, no? Buhay nga kanang tamlay, di ba? Kung gahi ang iyang yuta, no? Muna, gikan hangla nato ang good soil no good ground di ba para mauto makatubo no makaharvest no 630 fold 60 fold 100 fold no. So, kung sa pulong po atong iskutan, inala po na sa pulong, no, nga pagdawaton para makabuka po siya, no. So, maano na ato ang mga nangatunan, no. Ato na ginipagatakop pa na ato ang pagpamalandong, ang naa sa private nga place, no, kung makayama siya pagluhod-luhod. Get your Bible and put in your heart, no. Natigi pakita sa video nga nagmotor siya. Nihunong gid siya nagkanta man siya tuglo pang hinirang basta nihunong gid siya. Unya gi butang niya iyang kamot sa iyang dughan kay nay nagkanta glo pang hinirang no. Karon sa to ang pagampo magampo kita no.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. As it is in heaven, give us this day our daily bread. And forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord be shine upon you and be gracious to you. The Lord will countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Dagan salamat sa pagpaminaw, pagsalud at tulumanon. Ang pagpamalandong sa iyong pulong, tagadlaw, tagabi, maukinin yung Bible study and lesson. Study on the words, marathon lesson, karoon, communion with God, ay wagas with Saipital, Uji edition of 7 parts. Atong textual, Uji, bisarid na itong presentation, direktala yun sa ato ang July, pasulod na kita sa ato ang fourth week sa ato ang July, no? So, hantod sa sunod gayon ang Diyos. Magapalangin kanyo, may adlaw sa nandalaygon ang Diyos.